simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ito ang Daylight Devotion na sumasaypapawid sa Light TV Radio at napapakinggan din sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at DCJV 1458 Radio Calabarzon. Kasabay rin tayo napapanood sa ating Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessing Facebook page. Ako po si Pastora Vilma Antigo ng JIL Upper Taguig na makakasama nyo ngayong umaga na mag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po isang daling manalangin, tayo po pumikit at tayo mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay napapasalamat sa umagang ito na muli. Kami po ay makakarinig ng kapahayagan nagmumula sa iyo. Madalangin namin na ang iyong mga salita ay matimo sa puso ng bawat isa, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, Panginoon, ng programang Daylight Devotion. At ang banal mong espiritu ay malayang makakilos, makapangusap sa buhay ng bawat isa. Pahiran mo po ang aking labi, Panginoon, ang langis ng iyong kapangyarihan upang ako'y gamitin mo lamang na instrumento mo ng pagpapahayag ng buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Maraming pong salamat at minsan pa'y amin pong ibinabalik ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan na tatangi po sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, tayo po ay magsabi ng Amen. At muli po magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po bang lahat ay handa ng makinig at mag-aral ng salita ng Diyos? So tayo po'y naniniwala na napakahalaga po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po'y nakasulat sa libro ng Roma, sa Romans chapter 10 verse 17. Sabi doon, faith cometh only by hearing and hearing the word of God. Kaya tayo po ay naniniwala na kung tayo po'y nakikinig ng word of God, tayo po'y nagkakaroon ng pananampalataya. At yung pananampalataya po, yung po naman ang nagiging kaparaanan upang ang Diyos po ay makagawa ng himala sa ating mga buhay. So ang ating pong topic ngayong umagang ito ay kagaya po ng ating team for this month. No? I am free, I am prepared for eternity. Kaya ang ating pong topic is freedom for Christ. So kalayaan galing po sa ating Panginoon. So gusto po ng ating Panginoon tayo po ay magkaroon ng tunay na kalayaan sa mga gawa at talikala ng kaaway. Dahil nga alam po natin lahat na ang lahat ng tao po ay minsang naging alipin ng kadiliman, alipin ng gawa ng kasamaan. Ito po ay ating naranasan, simula pa po na magkasala ang unang tao, no, ang ating mga ninuno na sina Eva at si Adan. No, nung sila po ay sumuway sa Diyos, nakapasok po yung kasalanan, no, sa sanlibutan. At lahat ng tao na bubuhay ay nagmana po ng kasalanan na nagawa, no, ng ating mga unang mga magulang. Kaya sabi dito, basically, we are all slaves to sin. We are under judgment. Tayo daw po ay nasa ilalim ng sumpa dahil sa kasalanan. No? Pero ang ating Panginoong Jesus po ay nagbibigay po ng kalayaan. So kung tingnan natin ang talata po sa John chapter 8, beginning verse 31 hanggang verse 36. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa New International Version ng ating po mga banal na kasulatan. Sabi dito, to the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are truly my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. They answered him, we are Abraham's descendants, and have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free? Jesus replied, I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the Son sets you free, you will be free indeed.
So sabi po ng ating Panginoon, unang-una sabi niya sa kanyang mga sabi sa mga Hudyo na nanampalataya sa kanya ng mga panahon na yon, kung kanilang pangahawakan ng kanyang mga itinuturo, siya ay magiging mga tagasunod niya. No, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth and the truth shall set us free. No, malalaman daw nila ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. Magpapalaya po sa bawat lahat. Dahil sabi nga natin kanina, tayo po ay dahil sa kasalanan ng minana natin sa ating mga magulang, tayo po ay naging alipin, no? Alipin ng kasalanan. At dahil tayo naging alipin ng kasalanan, tayo na po ay nasa ilalim ng kahatulan. At sabi nga noon, tayo po ay kagaya daw po ng mga tupa, we are like sheep that go astray. We are like filthy rags before God, ay parang mga maruming basahan, because of the inherited sins committed by our forefathers from the time of Adam and Eve. So yung kasalanan, ito po ay nagpatuloy, no, generation to generation. Pero alam po nating lahat ng ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, kinuha niya lahat ng ating pong mga kasalanan, no, sa krus, nung si mamatay sa krus. No, makita na po natin na sa, kahit po sa lumang tipan, no, ito po ay sinalita na rin ng isang propeta, ni Propeta Isaiah. Tingnan po natin nakasulat sa Isaiah 53 verse 4 hanggang verse 6. Sabi dito, surely he took our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted. But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. No, sabi niya, he took our infirmities. Kinuha niya yung mga sakit, yung mga kahirapan na meron tayo. He carried our sorrows. No, and yet, sabi nga nun, we considered him stricken by God. So nung kaya siya po ay naghihirap, nung ito po ay pinapasiya ni Isaiah, ito po ay nangyari na ganun nung siya po ay ipinanganak na bilang tao, no, na kung saan idinagan sa kanya idinagan sa kanyang katawan ang lahat ng kasalanan ng tao, dahil siya na po yung naghirap, siya na yung tumanggap ng lahat ng panlalait, lahat ng mga pagmamaltrato o paghihirap, pag-aalimura ng mga tao ng panahon nila, hanggang sa siya ipinako sa krus at mamatay. So kinuha niya ang lahat ng hirap at sakit, no, na dapat sana tayo ang nagbata, sana tayo po ang nagdala, dahil tayo ang nagkasala, no, yung mga ating minanang kasalanan. Pero siya po ang kumuha ng mga hirap ngayon. Kaya sabi dito, we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted, no? Pero sa kanya, but he was pierced for our transgression. Siya ay pinahirapan, no? Siya po ay nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him. No, yung kaparusahan daw po na nagbigay naman sa atin ng kapayapaan ay binigay sa kanya, dinala niya, at sa kanyang mga latay tayo po ay nagkaroon ng kagalingan. So ito po ay isang katotohanan, no, tayo po ay alipin, naging alipin, no, ng lahat ng uri ng kasamaan sa mundong ito. Kaya nga sabi rin ng Romans chapter 3 verse 11, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. For sabi sa verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. All have sinned. Tayong lahat po ay makasalanan o nagkasala. Kaya gusto po tayo na palayain ng ating Panginoon. Kaya Jesus offers freedom, no? Tayo po ay kanyang binibigyan ng pagkakataong magkaroon tayo ng kalayaan, no? At ito po yung ating makikita doon sa ating binasa kanina sa John chapter 8 verse 34 and 30, hanggang 36, no? Sabi niya, very truly you, I tell anyone who sin is slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the son sets you free, you will free
Indeed. So gusto po ng Diyos tayo po yung magkaroon ng kalayaan. No? Kaya makita natin ng mga panahon na yon, ang kausap niya po ay ang kanyang mga kababayan, ang mga Hudyo sa kanilang panahon. And Jesus was telling the Jews in his time the important truth about himself and his teaching. That if they remain faithful to his teaching, they are truly his disciples. No? And they will know the truth will set them free. No, ang mga taong sumusunod sa kautusan, sa mga katuruan ng ating Panginoon, sila daw po ay magiging mga taga-sunod ng ating Panginoon. So, paano tayo magkakaroon ng kalayaan? Paano natin matanggap yung kalayaan ang gusto ng Diyos na ating matanggap, no, sa ating mga buhay? Gusto po niya na ating ay makaranas po ng tunay na katagumpayan ng buhay sa mundong ito, hindi po yung pang-aalipin ng kadiliman. So, unang-una po, napaka-simple lang, tatlong bagay lang po, no, yung aking gusto kong ibahagi sa inyo. Unang-una, admit that we are sinners. Ating aminin, kasi minsan hindi natin kayang aminin, no, yung ating mga kasalanan. Sabi nga dito sa, ng Romans chapter 8, verse 34-36, na everyone who sin is a slave to sin. No, ang lahat ng nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Pero sabi ng John chapter 10 verse 10, Jesus came, no, para tayo po ay bigyan ng buhay. He came to give us life and have it to the full. No, nagpunta siya para magbigay ng buhay at buhay na kasiyasiya. Gusto niya ang buhay natin sa mundong ito, maranasan natin yung matagumpay, mapagpala at yung buhay na kasiyasiya. Ayaw niyo tayong nakaalipin sa kasalanan. No, kasi marami pong mga pang-aalipin ng kaaway sa buhay natin, no? Lahat ng uri, lahat ng mga pangit na bagay na nasa buhay natin, yung po'y pang-aalipin ng kaaway. Pero ang ating Panginoon, siya po'y nagbigay ng magandang bagay, yung buhay na ganap, buhay na kasiyasiya, buhay na may kalayaan. Yeah, admit that we are sinners. Yung po'y number one. Pangalawa. So, pangalawa po, believe in Jesus. Tayo manampalataya sa Kanya. Sabi nga, diba, doon sa John chapter 8, verse 28, hanggang verse 30, so Jesus said, when you have lifted the Son of Man on the cross, then you will understand that I am He. I do nothing on my own, but say only what the Father taught me. And the one who sent me is with me. He has not deserted me, for I always do what pleases Him. Then many who heard Him say these things believe in Him. Yun po mga nakarinig na kanyang mga sinalita. Then many who heard Him say these things believe in Him. At sa verse 31, to the Jews who had believed in Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. No, sa lahat ng mga naniwala na nampalataya sa Kanya, ay binigyan niya sila ng karapatan, no, na maging mga tagasunod niya. At maging sa John chapter 1 verse 12, sabi nga ng ating Panginoon, sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya, sa mga lahat ng tumatanggap sa Kanya, binigyan niya sila ng karapatan na tawaging anak ng Diyos. So tayo po, kagaya ng sinabi ni Jesus, we are not anymore slaves, we are sons of God. At dahil ang anak daw po ay laging may bahagi sa tahanan, sa pamilya, pero ang alipin, walang bahagi. Kaya tayo po ay mapala, tayo po ng ating type ay manali kay Jesus, tayo po ay binigyan ng Diyos ng karapatang gawing anak ng Diyos. Sabi ng Romans 8 verse 22, this righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God. So yung righteousness daw na yon from God ay dumating through faith in Christ Jesus to all who believe. So tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na righteousness. Dahil yung righteousness ni Jesus ang nakikita sa atin ng ating God the Father, no, sa buhay natin. Hindi po yung ating righteousness, dahil wala pong righteousness sa ating makikita ang Diyos. Maliban sa righteousness ng ating Panginoon. So kung tayo po manalig sa ating Panginoon, tatanggapin siya as our Lord and Savior. So meron tayong katiyakan ng buhay natin. Ito po'y lalagay ng Diyos sa kanyang mga kamay. At sino mang nasa kamay ng Diyos, ito'y hindi niya papayagang agawin muli ng kaaway. No? At yung pangatlo po, sabi doon, confess our sins to God. So mahalaga kung inamin mo ikay makasalanan, no? Sabi ganon, you admit that you are sinners, you need to confess.
kailangan doon pa natin i-confess ang ating kasalanan. No, sabi din to ng 1 John chapter 1, verse 8 and 9. Sabi doon, if we claim that we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse from all our uncleanness or from all wickedness. No? So, pag atin na naman pong ikinumpisa lang ating mga kasalanan sa Kanya, siya'y tapat na magpapatawad ng ating mga kasalanan. So, hindi po pinag-uusapan yung laki ng kasalanan na ating nagawa. No? Lahat ng kasalanan ay kasalanan. Maliit man o malaking kasalanan, yan po'y kasalanan. At sabi ng Romans 6:28-23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. O sabi ng John 8:34, di ba? Sabi din doon, everyone who sin is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So mahalaga po, no, na ating pong naipapahayag ang ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. No, at tayo makalaya, no, doon sa mga kasalanan na umalipin sa atin. Kaya Jesus offers freedom from sin. No, sabi doon sa 1 John chapter 3 verse 9, no one born of God makes a practice of sinning. No one born of God makes a practice of sinning. For God's seed abides in him. And he cannot keep sinning because he has born of God. So kung tayo po pala ay pinanganak na sa pamilya ng Diyos. Di ba sabi nga ng John 3:3, sabi nga, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. So kailangan ang santa ay maipanganak na muli. No, paano pa ipapanganak na muli? Tanggapin ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay as Lord and Savior. Talikuran ng kasalanan, no? At ito po ay ating ating iwanan at ating ipamuhay ang buhay na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa. No, kaya tayo po ay kayang palayain ang ating Panginoon. Free from slavery, no? Makalaya tayo sa pagkaalipin ng kadiliman. Magkaroon tayo ng kalayaan sa power ng kaaway, free from the power of the enemy, free from sickness and diseases. Makalaya tayo sa mga sakit, karamdaman. At ganoon din, free from condemnation. Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 1, there is no more condemnation to those who are in Christ Jesus. No, makalaya tayo dun sa condemnation, sa guilt. At tayo rin po yung makalaya, free from poverty. No, alam po natin ang kahirapan ng buhay, ito hindi po kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Ang kalooban niya, sabi niya, I have come to give you life and have it to the full. No, gusto niya ay isang buhay na ganap, buhay na kasiyasiya ang ating maranasan, na kahit naghihirap ang mundo, na kahit po ang mundo ay puno po ng kaguluhan, ang mga anak ng Diyos. Sabi nga ng Psalm 37 verse 19, sabi nga noon, even in times of famine, my people will enjoy plenty. So gusto ko ng Diyos masaganang buhay, matagumpay na buhay, at tayo malaya sa mga tanikala ng kadiliman. Tayo po ihula na sa ilalim ng gawa ng kadiliman. Yan. Kaya si Satanas ay talunan na sa ating mga buhay. Kaya kung sa oras po ito, we will continue to open our hearts to God, accept Jesus as our Lord and Savior, meron tayong katiyakan ng buhay, buhay na ganap at buhay na kasiyasiya at buhay na walang hanggan. Pwede po ba tayong yumuko at pumikit? At patuloy lang po na buksan natin ang ating puso kay Jesus, atin po siyang papasukin sa puso natin. Tanggapin natin siya as our Lord and Savior. Tayo po sumunod sa isang maikling panalangin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ikaw lang po ang may kapangyarihang magligtas sa akin. Kaya naman po, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita, tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Manahan ka po sa aking buhay at pangunahan mo o sa aking pang-araw-araw na buhay. Maraming pong salamat, Panginoong Jesus. Ako na lang po ang mananalangin, ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Sa umagang ito, narinig ng bawat isa ang kapahayagan ng iyong salita.
na nais ng aming Panginoon kami magkaroon ng kalayaan sa mga sumpa ng kadiliman, sa mga pagkaalipin ng kaaway, sa pamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, hipuin mo ang bawat isa, bigyan mo kami ng katiyakan ng aming kaligtasan, katiyakan ng buhay na walang hanggan. Lahat ng may mga kabigatan, hipuin mo, Panginoon, ang kanilang mga puso. Bigyan mo sila ng kagaanan, kapayapaan, at kagalakan. Lahat ng may sakit, Lord, bigyan mo po sila ng kagalingan, kalayaan sa mga sumpa ng sakit karamdaman. At lahat na naghihirap, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, buksan ang mga bintana ng langit, ibuhos ang masaganang pagpapalang walang sukat kalagyan sa kanilang mga buhay. Panginoon, marami pong salamat, inaangkin namin ang isang masagana, matagumpay at malayang pamumuhay na alam namin nagmumula sa iyo habang kami nabubuhay sa mundong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Muli po, magandang umaga sa ating lahat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesus. Yeah.
Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion.